Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Kababayan, mga kaibigan, mga nanay at tatay, mga anak na nasa inyong mga tahanan, isang magandang umaga, mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayong umaga, inaasahan po natin na kasama po natin ang presensya ng Panginoon dahil sinabi po niya, dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan at pinangako po ng Diyos na I will never leave you nor forsake you. Lord, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya po sa ating buhay, habang tayo po ay nakatutok po sa programang ito, sa araw-araw po na tayo nakakonect sa ating Panginoon at lahat ng bagay na click for God, yan po ang ating binibigyan ng pagpapahalaga. Nasaan po natin ang kasama natin ang Diyos, hindi lang sa umagang ito at sa programang ito, hindi sa araw-araw po at sa bawat oras sa ating mga buhay. At ngayon nga po ay ika-20 na po ng Mayo at ang mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, hindi pa rin tapos yung iba sa kanilang mga outing, mga pamamasyal. Kaya nandun po sila. At maganda rin naman po ang gawin ang mga ganyang bagay dahil pagpupunta po tayo sa ibang lugar, nakikita po natin ang kagandahan ng ating kapaligiran, makagandahan ng nilikha ng Diyos. At sa mga bagay na yan, ang sabi ng Panginoon, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Kasama po sa mga nalikha ng Diyos tayo po. Kaya tingnan po natin, sinasabi nga ang ganda ng lugar. Lalo ngayon, pumupunta yung iba sa mga falls, mga sa Boracay, yung mga pinsan ko, tiyahin ko nandun po. Mga kapatira, nasa Pansol sila, sa iba't ibang lugar. Nakita po natin ang ganda ng paligid. Pero sa umagang ito po, makikita natin na kahit gaano kaganda ang paligid, gaano kaganda ng likha ng Panginoon, ang mga tao po hindi pa rin nawawala yung hindi nila pag-appreciate sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, yung mga tao pa rin po na gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng kasamaan, sa kabila po ng kabutihan, sa kabila ng kaluwalhatian, kagandahan ng mga bagay-bagay na pinakikinabangan po natin araw-araw mula sa Panginoon. Kaya po, bago po tayo dumako sa ating topic sa umagang ito, tayo po muna ay dumako sa isang pananalangin upang ma-appreciate po natin ang presence ng Panginoon at maramdaman po natin napakahalaga po noon sa kung saan man tayo naroon, hindi lang po sa lugar na yon, kundi sa ating mga puso. Kaya anyayahan po natin ang Panginoon at bilang pananampalataya po sa ating gagawin, tayo po ay pikit natin ang ating mga mata bilang tanda po ng ating pananampalataya sa Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Nakasama na naman po namin kayo sa programang ito na Connect to God and Click for God, Panginoon. At sa umagang ito, alam namin na meron ka pong magandang mensahe. May pagpapala ka sa bawat nakikinig, nanonood sa kanilang mga tahanan. Kayo din po, Panginoon, sa mga manonood sa mga video, Panginoon, makikita nila sa YouTube, sa FB, Panginoon. Lahat ng nag-click, Panginoon, na mga kaibigan namin na nasa abroad, sa US, sa Saudi Arabia, sa Canada, Panginoon, sa United Arab Emirates, Panginoon, saan man sila naroon, alam namin, Panginoon, naniniwala po ako ng pagpapala mo po ay sasagana sa kanila, Panginoon. At sa programang ito, hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, siyang kumilos o Diyos sa buhay ng mga nag-appreciate, Panginoon, nag-appreciate ng iyong mga salita. Kung meron na po silang mga karamdaman sa oras na ito, touch them, Lord, by your healing hand, O God. At kung meron mga kaguluhan sa kanilang mga buhay, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kapayapaan
kapayapaan sa oras na ito. Anumang financial na pangangailangan, Panginoon, katagpuin niyo po sila, O Diyos. Lord God, alam niyo po kung ano ang mga pangailangan ng bawat isang nakikinig ngayon at nanonood. Kaya pinagkatiwala ko po ang bawat isa sa kanila at ang aming mga buhay, Panginoon, sa iyo, dahil ikaw lamang ang tangi naming mapagkakatiwalaan, dahil ikaw lang namang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin ng lubusan, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray and we claim all the victory and the answers to our prayers in Jesus' name. Amen. So yan po ang panalangin natin sa umagang ito. Mga kaibigan, mga kapatid, ang topic po natin sa umagang ito is what does wicked mean? Kaya nung nakaraang Miyerkules po, tinalakay po natin ang topic na nagsabing what did Jesus say about sinners? So ano ba ang sinabi ng Panginoong Jesus tungkol sa mga makasalanan? Nalaman nga po natin doon na ang Panginoon po ay pumarito hindi para sa mga taong nagsasabing wala silang mga kasalanan, kundi narito ang Panginoon para sa mga taong makasalanan. At ang sabi ng Biblia po, tayong lahat ay nagkasala. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo para po sa ating lahat, dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. At makikita nga po natin sa ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na kung paano po inialay po niya ang kanyang buhay bilang katubusan po sa ng lahat sa atin, na lahat na para po lahat sa atin. At sa kabila po ng mga ganong pangyayari sa pag-ibig ng Diyos at sa kanyang kahabagan sa atin, may alam niyo po, may mga tao pa rin tinatawag na wicked. Ano ba yung sinasabing wicked o sinasabing masama? Ni-research ko po ang salitang ito. Ito po pala ay mula sa old Anglo-Saxon word na wicker or W-I-K-E-R, wicker. Na sa spelling po natin sa kapanahonan natin ngayon, may nadagdag na pong C. Kaya di ba sabi, W-I-C-K-E-D. Sabing wicked. So, ano po ang ibig sabihin nun? Yung po palang sinasabing weak sa Old Anglo-Saxon or weak naman sa ating spelling ngayon, ibig sabihin po pala niyan ay to twist. Yung kaya siyang ikutin, twist, na natutwist po siya. Ang ibig naman po sabi, pag sinabi namang twisted, sabi wicked, masama. So, ibig po sabihin pala nun ay not strong enough to resist being twisted. So, kapag weak pala ang isang tao, wala siyang kakayanan para pigilan yung mga pagkakataon o pwersa na gustong paikutin siya. Kaya kapag pinaikot siya para gumawa ng masama, wala siyang laban, kundi yun, bumaling doon kung sino man yung umiikot sa kanya. So, yan pong not strong enough to resist. At ang sinasabi po, pag saming patkatulad po ng isang string, di ba yung sa string ng gitara, kayang-kaya pong i-twist yon kung saan natin gusto, paikutin. At alam nyo, may sinasabing state of wickedness. Yung state of wickedness po, may mga form siya. Pag sinabing, ano bang example nitong wickedness, tulad po ng witchcraft. Ano ba itong witchcraft? Iba po ito yung mga tao na gumagawa ng kasamaan gamit yung power of darkness against people or to hurt people or to hurt somebody. Tapos yung word po na yan, may word na Wicca. Yung Wicca po, W-I-C-A. Yun po yung form ng witchcraft na tawag po niya, na yung mga gawain na intended to harm other people. So if you are weak, you have no power to resist or you have no power to prevent being harmed by that wickedness. So yan po ang ibig sabihin ng
wicked. So ang sabi po ng Panginoon sa pag-aaralan po natin sa umagang ito, ang mga masama po, ang sabi ng Panginoon, ay tinatawag din po niya, hindi lang ang mga makasalanan, kundi makasalanan at mga masasamang tao. Bakit? Kasi po yung masasama, di po ba walang kapangyarihan yon? Gusto ng Panginoon, lahat ng mga weak or yung mga walang kakayanan para i-resist po yung power na mag-twist sa kanila. Katulad po sa atin, di ba? Example po, huwag lang po magagalit yung mga nanonood, ha? Lalo na po yung mga tatay, mga kalalakihan. Di ba, lagi pong sinasabi na, eh kasi hindi ako makatanggi sa barkada ko eh, para manigarilyo, kahit nga may cancer na ang baga, hindi pa rin nila matanggihan. Ano pa, yung pag-iinom, kahit may problema na po sila sa atay nila. Diba yung liver disease, bawal na bawal po dun yung mga uminom, bawal dun yung pagkain ng taba. Pero may mga taong wala silang resistance para labanan yung mga ganong bagay. Alam niyo, sabi ng Panginoon, if you receive God in your heart, if you receive God's invitation, God will give you power to resist. So if you don't have strength enough to resist those persuading powers, alam niyo, pag lumapit tayo sa Panginoon, bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, kasi ayaw po ng Panginoon na mapahamak tayo. Alam niyo, ayaw po ng Diyos na magkaroon ng AIDS ang mga tao. Pero may mga tao po na hindi nila kayang tanggihan yung mga tukso. Hindi nila kayang tanggihan. Alam niyo, pinakita po ng ating Panginoon, di po ba dun sa 40 days fasting ng Panginoong Jesus, di ba tinukso po siya dun ni Satan. Alam niyo, ang ganda nga ng ginawa ni Satan dun eh. Sabi niya, nagugutom ka na, so gawin mo yung tinapa yung bato. Ano pa? Magpatihulog, kasi magpatihulog daw dun sa bangin kasi may anghel namang sasambot. O kaya, humamba lang sa kanya, ibibigay yung mga kayamanan na nakikita ng Panginoong Jesus. Alam nyo, yung mga ganong temptation, may promise yan. Kaya lang yung promises ng temptation is false promises. Walang katiyakan, hindi po totoong magkakaroon kayo niyan. Kaya nga sinabing, pag uminom ka, ikaw ay maging tunay na lalaki, hindi po. Mawawala ka na sa pagkalalaki mo dahil hindi magtatagal, mamamatay ka pag nagkaroon ka ng sakit. So, hindi po totoo ang lahat ng promises ng mga temptations. So, ang tanong po, paano ba nagiging masama ang isang tao? Di ba? Kasi sabi, ang sama mo naman, di ba? Sinasabi, hindi naman, di ba? Nagagalit mo, nag-aawit. Hindi ako masama, ha? Pero tanong po, ayon sa Biblia, paano ba nagiging masama ang tao? Alam niyo po, ang unang pamamaraan mo, paano nagiging masama ang tao, na kapag ang isang tao ay gumagawa ng trouble, siya yung gumagawa ng kaguluhan, siya yung mitsa, siya yung dahilan bakit nagkakagulo ang isang organisasyon, ang isang samahan. Alam niyo po, yan ang sinasabi na wicked work. Yan po ay mababasa natin sa aklat ng mga awit, kapitulo 141, versikulo 4. So, Psalm chapter 141, verse 4. Na sinasabi po dyan na, sabi, huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masamang bagay na gumawa sa mga gawa ng kasamaan, nakasama ng mga taong nagsisigawa ng kasamaan, at huwag mo akong takanin ng kanilang mga masarap na pagkain. Alam niyo, itong mga gumagawa ng gulo, sila itong may mga masarap na pagkain eh. Kasi nga, yan, gumagawa silang gulo, yung perang nananahimik, kukuhanin nila. Magkakaroon sila ng pera, pero magugulo naman yung mga pinagkuhanan nila. So, hindi lahat pala ng tao na masagana, maganda yung ginagawa niya. So, kaya sabi, huwag tayong mainggit doon sa maraming pera, o magandang bahay, magandang kotse, magandang kung anuman. Kasi hindi natin alam saan kaya nang galing yon. So kapag napatunayan natin na galing pala yun sa mabuti, tsaka lang tayo matuwa. Pero pag hindi pa natin napatunayan, huwag po natin kainggitan. Magsumika po tayo sa ating mga buhay. At ano pa po ang pamamaraan? Ito pong sinasabi na
to be hurtful by degeneracy. So kapag tayo, kapag ang isang tao po ay nananakit, okay, nananakit po siya ng isang tao sa pamagitan ng pag-twist po ng isang bagay na mabuti. Paano po ba? Halimbawa yung mga manlulokong tao, diba, diba may, alala ko yung mga budol-budol, anong ginagawa nila? Sabi, ano, ito yung iwanan ko yung 1,000,000 nasa bag, pahiram muna ako ng 1,000,000. O di po ba, tinitwist nila, maganda ang intention nila, sinasabi nila maganda ang intention, pero meron silang masamang balak. Tulad din mga, sorry na naman po, masok sa isip ko, diba yung mga lalaking nandiligaw, nasabi nila sa mga dalaga, lalo may mga bata, naku, mahal kita, pero hindi naman talaga totoong mahal eh. Meron lang yung mga motibo yung iba. Hindi naman po lahat ha. Exemption naman yung mga matitino. Pero merong talagang iba. Marami po yan na kinasabi nila, mahal kita. Kaya lang hindi naman talaga. Meron lang kasi silang gustong gawin or makuha dun sa kapwa nila. Kaya gumagawa sila ng kunyari mabuti. Pero may intention silang masama. So yun po ang isa sa mga pamamaraan kung paano po naging masama ang isang tao. Sabi po yan sa mga taga Colossas, Kapitulo 1, Versikulo 21. Sabi, at kayo ng nakaraang panahon ay nanghiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. So yung mga dahil yung paggawa ng masama, kaaway po ng Diyos yung mga taong gumagawa ng masama. Dahil ang pangulo po o ang leader ng ng kasamaan ay walang iba kundi si Satan. Ang ibig pong sabihin ng Satan is enemy with God. So kapag gumawa tayo ng kasamaan, nagiging kaaway po tayo ng Diyos. So pangatlo po, naging masama ang isang tao kapag ang isang tao is sabi to twist the Messiah's word. So ito na ko, ito po yun. Hindi exempted dito yung mga relihiyosong tao. Yung mga taong maraming alam sa Biblia, nagsisimba, minsan ginagamit nila ang salita ng Diyos, tinutwist nila. Bakit? Kahit naman po sa panahon ng Panginoong Hesukristo, may mga nangangaral, ang intention nila is magkaroon lang po ng pera. Kasi pag marami silang mga taong nahikayat, di ba nagkakapera sila. So kapag ganyan pa ang intention nila, hindi naman talaga para maligtas ang mga tao. Kundi po, parang nagiging negosyo na lang po yung pagtayo nila ng mga samahan. Kaya po, mag-ingat po tayo na mapagsamantalahan po tayo. Di ba may mga issue po tulad po ng kay public issue naman po to, alam naman lang ng lahat. Tulad po nung sa Ecleo issue na nagkaroon po sila ng problema, nakulong siya. So tulad po ng mga ganyan, kapag may kasama na pong mga kasamaan na ginagawa, huwag na po tayong magpaloko. Kasi ang tawag po niyan is yun yung tinatawag na masyado nang naging panatiko. Hindi naman talaga ayon na sa salita ng Diyos. So meron po, ang huli po ay yung sinasabing, ito pong nangyari kay Simon na sorcerer. May mga tao po na gustong pumasok sa isang relihiyon, hindi naman talaga para maligtas. Hindi dahil pumapasok sila sa relihiyon o sa isang simbahan para sumunod sa Diyos. Kaya sila pumapasok kasi nandun yung kaibigan nila na gusto nilang utangan, nandun yung kaibigan nila na gusto nilang makadikit sila dun kasi may mapapakinabangan sila. Kaya nga, yung mga taong ganon, yun po ang tinatawag na mga taong masasama sa Biblia. Pero alam niyo po, kahit ganon yung mga taong na masasama, mahal pa rin po ng Panginoon. Kasama po yun sa dahilan kung bakit po namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Dahil po sa mga makasalanan at dahil po sa mga masasamang tao. So ang sabi ng Panginoon, kailangan po magsisi lahat tayo. So ano ba ang sabi sa Biblia? Sabi po sa mga Gawa, Kapitulo 8, Versikulo 22, sabi, magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon. Baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Alam niyo po, yung mga kasamaan na nagawa natin, kahit gaano karami, kahit gaano kabigat, kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon,
para po magbagong buhay at sumunod sa Diyos. Alam niyo po, matagal ang hinihintay ng Panginoon yan at handang-handa po ang Panginoon na patawarin tayo, yakapin po tayo ng Panginoon kasi mahal na mahal po tayo ng Diyos. Gusto po niyang maibalik muli tayo sa kanyang mga sa arms ng Panginoon, sa kanyang mga bisig. Kasi siya po ang ating amang makalangit. So ano pong mangyayari kapag hindi po nagsisi ang mga taong makasalanan? Alam niyo po, sabi sa Malakay chapter 1, chapter 4 verse 1, kung paano po yung kandila na nasusunog, ganyan din po ang mga makasalanan. O ang mga masasama at mga kasalanan na hindi magsisisi sa kabila po ng panawagan ng Panginoon, sa kabila po ng pagmamahal ng Panginoon, ayaw pa rin po nila dahil enjoy sila sa paggawa ng masama. Alam niyo po, hindi po tinatakot yung mga taong masasama, gumagawa ng masama, na ayaw magsisi. Pero yun po talaga ang mangyayari, sabi po ng ating Panginoon. At ano naman po ang reward dun sa mga makasalanang magsisisi? Ito po, may blessings. Ano mga blessings? Magkaroon po ng buhay na matuwid, righteous life, good health, o yung mga karamdaman, gagaling yan. Magkaroon po ng peace, joy, and victory. So, meron pong victory na naghihintay po sa atin. Kaya kung kayo, wala kayong kapangyarihan, wala kayong kakayanang walang kayong kakayanan para pigilin or i-prevent yung mga nanghihikayat ng masama, lumapit kayo sa Panginoon at makikita ninyo, ay, kaya ko nang tumanggi, kaya naman pala. Kasi nga, sabi ng salita ng Diyos, all things are possible with God. Kaya po, bilang pagbibigay po ng reflection sa ating mga napag-usapan, panoorin po natin ang video na pinamagatang Paid in Full. Thank you.
Nawa po, naging inspirasyon po sa inyo ang reflection po yan, inspirational video that we have been set this on your TV screen. Kung naramdaman niyo po na nais ninyong lumapit sa Panginoon sa oras nito at isuko po ang inyong buhay, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Pikit po natin ang ating mga mata bilang tanda ng ating pananampalataya sa Diyos. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-anyaya po sa amin. Na kahit sa akalagayan, Panginoon, na kami ay nakagawa ng maraming kasamaan sa iba't ibang pamamaraan, Panginoon, handa niyo pa rin po kaming patawarin sa aming mga kasalanan at handa niyo pong pagpalain ang aming mga buhay. Hindi po kami karapat-dapat sa iyong pag-ibig, ngunit, Panginoon, minarapat niyo po kami. Minahal niyo po kami, Panginoon, ng higit kaysa aming naunawaan, Panginoon. Kaya narito po ang aming mga buhay, Panginoon. Sinusuko po namin sa iyo at mula ngayon, Panginoon, ikaw na po ang aming susundin. Hindi na po ang aming mga sarili. Ito po ang aming dalangin in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. At sa oras na ito po, pakinggan po natin ang awit na nagsasabing pagsamo ko. Kailangan ang katanyagan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Basta naisip ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Sa'y di ko kayang paglamanan, kaya't kailangan ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako.
nawa po naging pagpapala po sa bawat isa sa inyo ang mensahe po ng awit na yan. Alam niyo, mahalaga po ang desisyon na gagawin po natin sa oras na ito, na ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating mga buhay upang hindi po tayo matwist ng mga bagay po na magpapasama sa atin or paggawa po natin ng masama. Kaya po ugaliin po ninyong manood tuwing Martes po at Miyerkules, alas 8:30 po hanggang alas 9 or minsan po alas 9 hanggang 9:30 po ng umaga, na Connect to God and Click for God, upang patuloy po nating pagsamasamahan ang pagpapalang espiritual na inihanda po ng ating Panginoon. At huwag niyo po rin kalimutang panoorin ang mga replays po ng programang ito. At abangan niyo po ang susunod na programa, ang Kasandigan ng Bayan.